Magandang buhay mga Herb. So nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video dito sa Maris Bike Shop. Dito yan sa Malinta, Valenzuela City. Ayan, so ibabacheck natin itong napakagandang road bike na Mountain Peak Striker. Kung naalala nyo, nakapag-bikecheck tayo dati noong nakaraang buwan ng Mountain Peak Striker. So titingnan natin kung ano ba yung nabago rito, ano yung napalitan, at syempre titingnan natin kung sulit ba sa presyo itong Mountain Peak Striker. So bago ko simulan ang bike check mga Herb, ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing at vlog ng kung ano-ano pa. Kaya ano pa ang hinihintay natin mga Herb? Simulan natin ang bike check nitong Mountain Peak Striker. Ayan mga Herb, so sisimulan natin ang ating bike check nitong Mountain Peak Striker. Siyempre sa kanyang timbang, ang timbang niya ay 11.69 kilograms. So diba, napakagang nito mga Herb. At siyempre, ang kanyang frame ay size 48. Ayan, so 48 centimeter ang ating seat tube. Diba? At siyempre, ang kanyang top tube ay 52 centimeter. So yun ang mga madalas tinatanong sa atin mga Herb kapag road bike ang ating bina-bike check. So ang ating mountain bike ay aero road bike mga Herbs, kasi yung geometry niya o yung itsura ng kanya mga tube ay mga halos bladed na. Kaya nasabi ko na aero road bike. Ayan. So meron din kasing endurance road bike eh. Ayan, no? So syempre dito tayo sa ating pagkakagawa ng ating frame. Ang ganda nito mga Herb. Tingnan nyo naman. Matte black. Ayan, pero meron pa silang ibang kulay na nandoon na glossy black. So dalawa yung nakita kong stock nila dito na Mountain Peak Striker. So bilhin nyo na. Baka maubusan pa kayo. Tamang-tama ito pang regalo sa Pasko. Ayan. So dito, ang ating head tube. Ang head tube natin ay 125 centimeter in the red corner. Ayan, 125 centimeter ang haba nito. Tapered na siya mga Herb. Ayan. At syempre matte black at na may matte red internal cabling. Nakita nyo mga Herb, magkakasama yung tatlo. Si Tito Vic and Joey yan. De, joke lang. Magkakasama talaga siya. Ang ganda ng pagkaka internal cabling niya. So dito to pumasok sa taas ng down tube. Tapos, dito lumabas lahat. Ayan, nakita nyo mga Herb. So, nakapila siya. Ang ganda ng pagkaka-internal cabling dito. Tapos, ito, kable na lang ang nakikita natin dito sa chain stay. Andun, lumabas. Ayan, no, diba? Ang ganda talaga ng cabling na ito. Tama? Ang gustong-gusto ko, napakalinis tingnan, no? At smooth welding siya mga Herb. Smooth welding dito. Smooth welding. Smooth welding and smooth welding. Ayan mga Herb, first time ko nakakita ng alloy, aluminum alloy na smooth welding dito mga Herb. Tingnan nyo naman, napeki ako, kala ko talaga carbon lodi siya. Pakinggan nyo mga Herb po. Ayan, at nasigurado ko na aluminum top kasi nakalagay dito alloy 6061. Ayun, nakalagay dito mga Herb po. Panalo, ang ganda nito. Talagang mapepeke ka nito, akalain mo siyang carbon lorry. At sa ibabaw may nakalagay na striker. So makapal yan, para siyang sticker pag kinapa mo. Nakalagay dito SP. Yan, special joining yata ano nakalagay doon. At itong pansin nyo mga Herb dito sa seat tube niya, meron siyang nakauka or nakahulma na doon sa curve ng gulong. Tapos seat stay niya nandito sa may bandang baba. Talagang aero dynamics or aero road bike ito, ang ganda. Ride without limitation. Siyempre, yaan ang motto ni Mountain Peak. Ayan. Tapos meron siyang film dito para factory film para pamprotect ng chain slap dito sa ating chain stay. Tapos malapad mga Herb, talagang akalain mo to na carbon lodi. Ayan, quick release siya, carbon lodi. Ayan, quick release siya mga Herb. Tapos yung dropout niya napapalitan. Sige, madalas natin tine-check yan, baka kasi may makita tayong mga bike na hindi napapalitan ang dropout. Napakahirap nun mga Herb. At dalawang lalagyanan ng ating malamig na tubig. Pwede rin namang isang tubig
at isang tools. So bahala ka na ka-erp ko anong ilalagay mo diyan, no? 'Di ba? At dito tayo ngayon sa kanyang twin door. Ayan yung fort niya. Ayan, alloy lodi. Di ba? Alloy lodi. Wala siyang butas, oh. So, kung gusto mo lagyan ng ano dito, yung pag-anon, malagay ko hindi mo magagawa. Kasi, naka-disc brake yan. Dalawa yung dahilan. Isa, walang butas. At yung isa, naka-disc brake mount. Ayan, no? Di ba? At ang ating hubs, alloy lodi. Na kwando. Ayun, oh. Kwando ang tatak, alloy. Ball bearing type pa siya, mga ka-erp. Nasilip ko kasi kanina yan. Quick release, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tingnan natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 28 holes. Ang konti nito, mga erp. Basta road bike, kaunti. At ang ating rims ay double wall alloy na rims na gawa ni Branta. Ayan, Branta. Siguro mga nasa 40 millimeter ito, mga erp. At ang gulong natin, mga erp, tingnan natin kung anong tatak. Skin wall ito, mga erp. Wala akong nakikita ang tatak. Ayan, palagay ko ito. ST ba ito, mga erp? Ayan, wala akong makita eh. Ayun. May nakita tayo, mga erp. Ito. Ayan, Ching-ching tire. Hindi ko alam. Ayan, na ang sukat ay 700 by 25 si o ang nipis nito, mga erp. Ayan. So, pangarera tong road bike na ating binabay. Check, mga erp. Siyempre, sa likod, ganun din. Kwando-kwando na hubs. Alloy. Quick release. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 28 holes din siya. Ayan. Baka lang ating spokes. Alloy na double wall na gawa ni Branta. Sa 40 to 50 millimeter yan, mga erp. Skin wall na gulong. Na gawa ni Shing. Asa na? Cheng Shing Tire. Pa-comment mga Repa Pips kung nagamit nyo na tong gulong na to. 700 by 25C. O, di ba? Ang ganda. Dito tayo ngayon sa ating cogs. Yung cogs niya, mga Herb Sugek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 speed. Oo, 8 speed nga. 11 to, tingnan natin mga erp, wala, 28, sabi na nga be, huhulaan ko na nga eh. 11 to 28 teeth, yan ganda. At syempre ang RD natin ay Shimano Claris. At syempre ang kadena natin ay narrow na may tatak na KMC. O diba? At ang ating crankset, made of alloy, Pro Wheel Owns, ayan, 170 millimeter na removable ang chainring niya. So, dalawa yan. Bakal ang ating chainring, mga erp. 34 teeth and 50 teeth. Ayan, mga erp. Ang ganda. At ang ating FD ay ito yung ano mount. Yung tinuturnilyo yung ating FD. Siyempre, Claris yan. Ayan, oh, mayroon siya. Oh. Yan yung inahanap ko kapag Shimano ang FD. Mayroong sticker na yan. Kasi guide yan eh. Kung gaano kataas yung FD mo. Ayan, nakalimutan ko na ang tawag dito. Side mount yata. Ay, hindi ko na matandaan eh. Ayan. Tapos, ang ating seat clamp ay made of alloy pa rin. Ito yung sink clamp ng mga masusungit. De, joke lang yung mga erp. Ayan. Kasi hindi mo pwedeng ipahiram sa iba. Kasi pag matangkad ka, hindi masasakyan ng maliliit yan. At ang ating pedal ay made of alloy, mga erp, na ball bearing type pa yan. Pero ang smooth nyo, ang smooth ng ikot. At ang ating upuan. Iyon, no? Ang kapal ng foam niya, mga erp, na matigas. Matigas talaga, promise. At ang haba, oh. Oh, di ba? Sa mga imilig sa matigas at mahaba. At meron ditong uka. Dito sisingaw utot mo, na dito naman dadaloy ang ihim mo. Ayan, oh. Dito tayo ngayon sa drop bar. Ayan. Munting na tayo magkalamali kung drop out. May drop bar yan, mga erp. Made of alloy. Branta stripe ang tatak, aero din ang ating drop bar kasi mayroon ditong flat o yung bladed. Yan, 390 millimeter ang haba. Medyo makitid ng konti kasi ang pangkaraniwang na nababike natin is 400. So tama-tama talaga to sa mabilisan na pagtakbo. 90
millimeter ang haba naman ng ating stem na mayroon tatak na branta. At 1, 2, 3, 4 na 2.5 millimeter. 2.5 millimeter na spacer. So, pwede kang magtaas dito para bumaba ito. So, nasa sayo na yun. Dust cap niya mga herb, alloy. Top cap niya mga herb, alloy. At syempre, ang STI niya mga herb, hindi yan yung eskwelahan na STI ha. Ito yan, oh. Syempre, gawa yan ng Shimano Claris na internal cabling. Kita niyo naman mga herb, walang nakalabas na kable dito sa ating drop bar. Andito siya sa loob. Ayan, oh, lumabas dito. Nasa loob siya mismo ng drop bar. Hindi kagaya ng iba na tinatago dito sa drop bar. Ito, pinasok sa loob. Pasok mo, ipasok mo. Ah, diba? Ang sarap ipasok niyan. At dito tayo ngayon. Sa kanyang caliper, mga herb, ang caliper niya is flat mount. Ayan, natutunan ko lang din to mga herb. Eh. I-share ko na rin sa inyo. Yung flat mount, mas maliit. Kaya nilagyan siya dito ng adapter para magkasya dun sa yung pangkaraniwang layo ng ating caliper. Ayan o, liit na ito. Oh. Oh, ayan o. Oh. Hindi ba? Ang ganda nito mga herb. At syempre, 160mm na rotor. Yung pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa mga built bikes. Mechanical disc brake yan mga herb. Yan, ang cute na, ang cute ng caliper. Ang liit ng mga caliper niya mga rep. Ayan o. Oh. Ang liit talaga. Tingnan natin sa kabila. Ayun, flat mount din dito mga herb. Ayan o, liit o. Mechanical disc brake din, 160mm na rotor. Ang ganda. At syempre, ito yung crank arm niya. Pro wheel owns. Owns ba? Owns. Ayan, nakalagay na owns. Syempre, ang bibi niya mga herb, square tapered. Ayan, sealed bearing na yan, lori. O, diba? So, palagay ko, wala na ako nakalimutan dito mga herb. Sulyapan uli natin to mga herb. Ang ganda nito. Promise. So, wala ka nang papalitan dito. Ipang kakarera mo na lang to. So ayan mga herb, ang ating bike check ng ating Mountain Peak E-Striker. Ang ganda na ito mga herb. So nagkakahalaga ito ng 23,500 pesos dito yan sa Madis Bike Shop. Ayan. So may less 500 pa nga pala sila mga herb dahil sa kanilang Christmas sale. And merong previous na bike helmet, water bottle cage at bike light. At syempre meron pa sila rito stock na isa pang Mountain Peak Striker, etong glossy gray na may mga lining na black. At the same time, mga ka-herb, marami pa sila binibenta rito mga mountain bike from mid-end bikes. At the same time, meron sila rito special na bike, yung pwede ka magpa-assemble dito ng iyong dream bike. Nagdi-deliver din mga pala sila mga herb sa Manila, cash on delivery plus shipping fee, at nagdi-deliver din sila nationwide. So ayan mga herb, ilalagay ko na lang sa description ang kanilang contact number, Facebook link, at tama pala mga herb, oh, tumatanggap sila ng credit card, home credit, at syempre GCash. So ilalagay ko na lang sa kanilang description, ilalagay ko na lang sa description yung kanilang contact number, Facebook link, Google Map, para sa mga gustong mag-avail ng kanilang bike dito. Ayan, so subscribe. Road to 9,000 na tayo. Maraming salamat mga ka-herb. Bye-bye!